Magsitayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Makabukas po kayo sa Matthew chapter 24, verse 29-31. Verse 29, "But immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light, and the stars will fall from the sky, and the powers of the heavens will be shaken." Verse 30, "And then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory." Verse 31, "And he will send forth his angels and a great trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of the sky to the other." Sa Tagalog po, "At pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong iyon, ay magdidilim ang araw, higay ng kanyang liwanag. At mauhulog ang mga bituin mula sa langit, at yayanigin ang mga kapangyarihan sa langit. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating na sa mga ulap ng langit, na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trompeta, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Purihin ang Diyos pagkabasa ng kanyang mga salita." Langin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, pagpalain po ang iyong mga salita na amin pong nabasa at napakinggan. Ikaw po aming maging tagapagturo at patuloy po kaming takpan ang iyong balandugo upang kami maging karapat-dapat sa aming paglapit sa iyo. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua na anak ng Diyos. Amen. Makakaupo na po tayo. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Amen. Praise God. So, ang ating pinag-aaralan, mga kapatid, ay meron po tayong serye tungkol po sa pagbubukas ng aklat ng wakas sa pamamagitan po ng pagtanggal ni Kristo ng pitong selyo. Ang layunin po ng ating pag-aaral ay upang maunawaan natin na ang pagtanggal ng pitong selyo nang aklat ay simula ng wakas na inihula sa aklat ng pahayag na tanging si Kristo lamang ang makapagbubukas nito. At binigyan po nating teksto, mga kapatid, yung Matthew 24, verse 29-31, sapagkat ito po ay merong kaugnayan yung sinabi po ng ating Panginoong Yeshua sa mga apostol niya tungkol po sa wakas ng panahon. So, dito po ay meron tayong makikitang pagkakahawig sa pagbubukas po ng aklat ng wakas sa magitan po ng pagtatanggal ng pitong selyo. At nalaman na po natin na simula po ng pagtanggal ng pitong selyo na ito ay ito na po yung simula ng wakas ng paghahari po ng Diablo sa sanlibutan. At sa wakas na po ito ng kaharian ng sanlibutan o paghahari po ng mga hentil na mga hindi po mananampalataya, at simula po ito ng paghahari ni Kristo sa sanlibutan. At ito po yung sa kanyang pagbabalik upang hindi po tayo maging mangmang, mga kapatid, sa mga nangyayari po sa atin. At nakita po natin yung pagbubukas ng apat na selyo. Yung apat na selyo ay yung po yung apat na horsemen. At ang unang-una pong palatandaan, paano po natin malalaman, mga kapatid, na binuksan na ng Panginoon ang unang selyo? So kapag binuksan na ng Panginoon ang unang selyo, yung henerasyon na yon kung saan po nabuksan ang unang selyo ng mula sa pitong selyo na para mabasa po o mabuksan po yung aklat ng wakas,
ay hindi na po matatapos o hindi na po mawawala yung henerasyon na yon, magaganap po lahat ang mga sinabi ng ating Panginoon. So simula po sa pagbubukas ng selyo, yung henerasyon na binuksan po yung selyo, yun na po yung henerasyon na magaganap yung aklat ng wakas. So hindi na po lilipas yung henerasyon na yon. Halimbawa po, sa henerasyon po ni Amado, siya pinakamalapit eh. Nabuksan yung selyo. Oh, kaya lang, sad to say, hindi naabutan ng apo nito darating ng Panginoon. Dahil tuloy-tuloy na po yun. Sabi ng Panginoon yan, hindi na lilipas ang henerasyon kapag nabuksan na po yun at doon na po matutupad. At paano po natin malalaman na nabuksan na po yung unang selyo? Ay lalabas na po yung mga horsemen. At alam naman po natin, napag-aralan na po natin, no? At tayo po ay nautana doon sa apat na horsemen. So, ang unang-unang nangangabayo, mga kapatid, ang unang horsemen ay ang Antichrist. Tama po, ano? So, pagka lumabas na po yung Antichrist, alam na po natin, sa henerasyon na ito, ay hindi na po lilipas, ay matutupad na po yung pagbubukas ng aklat ng wakas at yung pagbabalik ng ating Panginoon. At yun po yung pinakalatandaan natin na nabuksan na po. Mahayag na po ang Antichrist at makikilala po siya ng buong mundo. Sino po ang makapag-identify sa Antichrist, mga kapatid? Yung pong matatalino na nakakaalam po ng kanyang numero. Kasi coded po yata ito, barcoded o computer code. Ang kanyang pangalan ay 666. So bakit po numero? Kasi computer na po. Ang ating pong mga pangalan ay naka-code na. Ano ba tawag doon, kapatid? QR? Naka-QR code na. Babasahin na lang yung code, yun na yun. Yun ang identification mo. Kaya ang pinaka-QR code nito ay 666. At nakikilala po siya ng buong mundo dahil sisikat po siya, magiging popular po siya, at kikilalanin po siyang parang savior ng sanlibutan. So he will be both a political and religious leader. So may pagka-political leader and religious leader. At i-unite niya po ang buong mundo into one world government and one world religion. Mauna po yung one world government. Pagkatapos po noon, yung one world religion. Okay, so may lumabas na po ba na ganung klaseng tao? Ang nakikita ko lang sumisikat eh, si Putin. Pero malabo ito kasi may edad na eh. Kasi ang lalabas nito parang mga nasa 30s and 40s eh. Parang kaedad ni Christ nung punta siya. Ang nakikita kong sumisikat, si Elon Musk. Ewan ko kung kilala nyo. Kilala nyo ba yon? Elon Musk? Tama, no? Pamilyar na. So, medyo sumisikat at may impluensya. Anyway, hindi pa natin alam. Yung iba nagsasabi, yan ay si Pope. Eh, yung Pope Francis kayo, may edad na rin eh. Diba? Baka yung susunod sa kanya siguro, medyo, kasi walang bata-batang Pope eh. Diba? Yung Pope na umuupo, eh, puro ano yan. Puro senior. And alam nyo ba ang balita? Eh, atin-atin lang to, ha? Chismis. So, matagal ko na narinig to. Merong Pope behind the Pope. And the Pope behind the Pope, yung tinatawag nila, yung Black Pope. Ewan ko lang, kano katotoo yung balita. Yun talaga nagpapatakbo ng Roman Catholic. Okay, anyway, pag-isipan lang po natin, hindi pa po natin na-identify kung sino po yung magaling sa computer, baka ma-identify po niya. Yung QR code ng Antichrist ay 666. Ngayon, ano po ang kinalaman nito sa pagbubukas ng aklat, yung Matthew 24:29 to 31. Ngayon binasa po ng ating kapatid na Sister Nina yung wikang Ingles, after the tribulation. Oh, kita niyo, after the tribulation. So yung tribulation, ito po yung sa Tagalog ay paghihirap. Matthew 24:29 to 31. Sa wikang Tagalog, pagkatapos ng paghihirap
sa mga panahong iyon, ito po yung Great Tribulation, yung paghihirap na tinutukoy po rito, mga kapatid, ay the Great Tribulation of the Church. Yung po yung persecution. Ito po yung pagbubukas. Sa tandaan nyo po, sa seven seal, yung pong tribulation natin nangyari nang binuksan po yung ikalimang selyo. The fifth seal is the Great Tribulation. Ito po yung patayan ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Dahil ayaw po nilang patatak at dahil po sa kanilang patotoo na sila ay alagad ni Kristo, sila ay nagpapatotoo sa Ebanghelyo at pinatotohan nila ang salita ng Diyos, dahil po doon sila po ay pinatay ng gobyerno na po ito, ha? Gobyerno ng Antichrist, yung One World Government. Sa pangunguna po ng Antichrist yun. So, yun po yung after the fifth seal. Ayan. So, kung mapapansinin po natin, yung ikalimang selyo, yun po yung tribulation natin. At sabi sa verse 9, at pagkatapos ng paghihirap sa mga panahon yun, ay after the fifth seal was broken, anong kasunod? Ay magdidilim ang araw at ang buwan, ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit, at yayanig ang kapangyarihan, mga kapangyarihan sa langit. So after the tribulation, magkakaroon ng sign sa langit. Ito po yung senyales ng galit ng Diyos. Na hindi pa po ito yung galit, no? Senyales pa lang, sign pa lang po ito, na ang Diyos ay malapit na po niyang ibigay yung kanyang puot at galit. Bakit po? Dahil po sa pagpatay ng mga mananampalataya doon po sa tinatawag natin na Great Tribulation, mga kapatid. So, hindi lang po ito pagpatay sa mga mananampalataya, ito rin po ay pagpatay sa mga Hudyo. Kung natatandaan nyo po, sa panahon po ng World War II, ang lumabas pong Antichrist dyan ay si Hitler. Pero kung siya talaga yung Antichrist, hindi siya namatay, na-conquer niya. Nagkaroon tayo ng One World Government, at bandang huli, si Adolf Hitler, de-declare niya yung sarili niya na Diyos. Kung siya yung Antichrist. Kaso hindi ganun nangyari. At, pero sa panahon ni Hitler, ay marami siyang pinatay na mga Hudyo. Ang kanyang objective, annihilation ng mga Jews. At alam po nyo, ilan po yung napapatay niya ng mga Hudyo. Kasi community lang ang mga Hudyo, walang sariling bansa panahon na yon, ay 6 million Jews. Mantakin nyo mga kapatid, Hudyo pa lang yan. Semi-antichrist pa lang yan si Hitler. Pero hindi pa siya yung pinaka-antichrist. Alam nyo, katwiran niya, nakakataha, bakit niya pinapatay yung mga Hudyo. Na-interview ko kapatid eh. Sabi niya, sabi ni Hitler, kaya ako pinapapatay yung mga Hudyo kasi nireject nila si Christ. Ba, ang galing ng ano ha? Ang galing ng rason ha, nireject nila eh, kaya pinapapatay ko sila. Pero siyempre alam naman natin na hindi yun maging pwedeng dahilan. Nireject nga nila, pero hindi yun dapat na kabayaran ay yung kamayan. Kundi ay hindi lang nila tinanggap yung pagpapala ng biyaya ng kaligtasan ng Panginoong Jesucristo. Pero mantakin nyo, 6 million. Ngayon, paano pa kaya ang Antichrist? So, ang Antichrist, marami din siyang mapatay na Hudyo. Marami din siyang mapapatay na mga buong mundo. So, almost all, palagay ko, sana all, ano? Pero hindi natin pwedeng isana all. Kasi may matitirang buhay ng mga mananampalataya sa aktual na pagbabalik ni Kristo. Pero, sa aking tansya, mga 90%. Mapapatay niya. Yun yung mga kaluluwa na dumaan ng Great Tribulation, ibig sabihin, napatay ng Antichrist. So, sa pagdating po ng Antichrist, pag nabuksan po yung unang seal hanggang sa ikalimang selyo, ay makikita po natin ay marami pong napapatay ang Antichrist na mga mananampalataya at mga Hudyo. Ngayon, dahil dito, lumabas po yung ikalimang selyo, ay yung ika-anim na selyo sa verse 29. Basahin ko muli yung verse 29.
At pagkatapos ng paghihirap sa mga panahon yon, ito yon yung ikalimang selyo, no? Ay magdidilimang araw, ito yung ika-anim na selyo. At ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit at yayanig ang mga kapangyarihan sa langit. So makikita ng mga tao, magagalit ang langit. So maapektuhan po ang ating bituin. So lahat yan, maaring magkakaroon ng disturbance at maapektuhan po ang, siyempre pag nagkaroon ng misalignment yan, magkakaroon po ng epekto dito sa mundo natin. So magbubunga po ng mga lindol yan at mga hindi pangkaraniwang mga pangyayari. Meteorological phenomena po yan. At epekto po yung araw ay magdidilim at ang buwan ay hindi po magbibigay ng kanyang liwanag. Mayayanig po talaga ang langit. Literal po yan. At yan ay masasaksihan po ng buong mundo. So yan po yung ika-anim na selyo. Ano po yung ikapitong selyo? Yung ikapitong selyo, ito po yung pagbubukas ng aklat. Kasi pag nawasak na po yung seven seal, mabubuksan na po yung aklat. At sa pagbubukas po ng aklat, ano po ang bumungad sa atin? Ito po yung pagkahanda ng pitong anghel na binigyan ng pitong trompeta para po kanilang i-blow na, no? Yung trumpet of God isa-isa hanggang sa pitong, hindi po sabay-sabay silang pito, yari naman tayo, di ba? O yari naman ang sanlibutan, labo-labo, isang buhos lang, hindi po. Isa-isang tunog po yon. Ngayon, dito po sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, summary lang po ito. Pinakita lang po niya rito yung pinaka-highlight. So, pagkatapos po ng verse 29, ano po nangyari sa verse 30? Okay, pinaka-highlight po ng pagbubukas ng aklat ay yung pagwasak po ng pitong selyo ay yung paglabas na po ng mga trumpeta. At ang pinaka-trumpeta po na binigyang highlight ng ating Panginoong Hesukristo ay yung pinakahuling trumpeta. Sabi po sa verse 30, pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang mga lipi sa lupa at makita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So kailan na po ito? Sabi sa verse 31, isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trompeta. So nakita niyo po, may tunog ng trompeta. At kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin. Ano po yung apat na hangin? North, south, west, east, buong mundo po yan. Mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. So ano po yan, ha? Kasama po ang kalangitan dyan, north, south, west, east. So ito po yung tinatawag natin sa verse 31. Ito po yung titipo natin para salubungin po natin si Kristo sa himpapawid. Wala pa po dito, hindi pa lumalanding. Sasalubong pa po tayo, aagawin niya po tayo. Kasama na, ang unang aagawin po yan, siyempre, yung mga namatay na. Magre-resurrect po sila. Pagkatapos, tayo mga nanatiling buhay na nakaligtas po somehow, nag-survive sa Antichrist, sa persecution ng Antichrist, ay aagawin kasama nila. Hindi na po makakaranas mamatay yun. Magbabago na lang yung katawan. Yan po yung verse 30 and 31. So, sinummarize lang ni Kristo, binigyan niya lang ng pinaka-highlight. So, ito po yung ikalima, ika-anim, yung signs in heaven, yung ika-anim, yung ikalima, yan po yung tribulation, the great tribulation, at yung pong ika-pito, yun po yung pagbubukas ng selyo, ng aklat, yung po yung pagkawasak ng pitong selyo. So, balikan lang po natin konti para makita po natin yung sinabi ng ating Panginoon, the fifth seal. So, ito po yung The Martyrs of the Great Tribulation. Revelation 6, 9 to 11. Di ko na po paliliwanag ito. Babasahin ko lang po. So, nang buksan niya ang ikalimang tak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga na-rapture po ba? Hindi, no? Ng mga inagaw? Hindi po. Ng mga pinaslang dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutoong taglay nila. So, ito po yung mga pinatay
doon po sa Great Tribulation. Nang Antichrist. Kasi after na po, ikalimang selyo na po ito. Yung Antichrist, tandaan nyo, lumabas ng first seal. So, sila'y sumigaw nang may malakas na tinig. Kailan pa o makapangyari ang Panginoon? Ito po yung kanilang panalangin. Panginoon, banal at totoo, bago mo hatulan at ipagganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. So, matindi po kasi yung kamatayang ito, mga kapatid. Hindi ito yung simpleng pugot ulo. Ito yung nilalagari, yung leeg mo. Hindi po yung tapos na, painless. Hindi po ito. Ito po yung nilalagari. At nakikita mo po, nilalagari yung anak mo, yung ulo ng, ayan, yung anak mo, nilalagari. Sister, kaya. Siyempre, diba, titiisin mo yon, konting tiis lang, anak, nasa langit na tayo, nasa piling na, ganun lang. Pero pagdating sa langit, umihingi ka na ng ano, katarungan. Na, ang Diyos ay, ano, hatulan at ipaghiganti tayo. Pwede ba tayong humingi ng paghihiganti sa Diyos? Pwede. Ginawan tayo ng masama, di ba? Pinatay ka eh. Pero yung paghingi ng paghiganti, ito na po yung mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa Panginoon. Okay po. So, nakikita natin yan. Ganun po yung paghihirap. Bukod doon, ay maaring ikaw ay pinagsamantalahan. Kung tayo nasa tribulation, ako, ayokong maisip ng ating magandang kapatid na sister ninya ay pinagsasamantalahan ng mga lahi ng Antichrist. Ganun po yun. Dahil ayaw tumanggap ng tatak. Parang nung panahon ng ano, ng hapon, pinagsamantalaan ng ano, isang batalyon. Ay, ganun po yon. Tapos, pinatay pa bandang huli. Kaya sabi sa verse 10, sila'y sumisigaw ng may malakas na tinig, kailan pa o makapangyari ang Panginoon, banal at totoo, bago mo hatulan at ipagganti ang aming dugo. So, ito na po yung mga kaluluwa ng mga pinatay. Hindi po ito panalangin ng mga buhay. Okay? Ito po yung mga panalangin ng mga kaluluwa nagtipon-tipon sa langit. Marami po sila. Ngayon, future pa po ito, hindi natin alam, baka kasama tayo sa nagpe-pray nito. Amen ba? At baka kasama tayo sa nagpe-pray. Ngayon, ang sabi ng sa verse 11, binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang puting balabal at sa kanila'y sinabi na magpahinga pa sila ng kaunting panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papataying tulad nila. So, alam nyo na kung paano sila pinatay sa magitan po ng Antichrist, yung pugot ulo. At pagkatapos po nito, binuksan na po yung ika-anim na selyo. Ito po yung kanina sa Matthew 24, verse 29-31. Pares na pares po. Sabi po ng yung ika-anim na selyo, terror and signs in heaven of the coming wrath of God. So, ang Diyos nagparamdam na ng kanyang galit dahil po sa pinatay po ang kanyang mga anak. Revelation 6:12-17. Nang buksan niya ang ika-anim na tatak, nagkaroon ng malakas na lindol at ang araw ay umitim na gaya ng damit sako at ang bilog na buwan ay naging gaya ng dugo. Ibig sabihin po, hindi na po nagbigay ng liwanag. Di ba? Liwanag puti. So, hindi na po nagbigay ng liwanag. Naging dugo na po. At ang mga bituin sa langit, verse 13, ay nahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na nalaglag ang kanyang mga bungang bubot kapag inuuga ng malakas na hangin. Ang langit, verse 14, ay nahawi na gaya ng isang balumbong nilululon at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanyang kinalalagyan. Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng buo, ang mayaman, ang malalakas at ang bawat alipin at ang bawat malaya ay nagtago sa mga yunib, sa mga bato at sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. So yung galit po ng kordero, iba na si Kristo. Hindi na yung unang dumating. Ay dala biyaya, di ba?
Pero ngayon po, ang idala niya ay puot, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot. At sino ang makakatagal? Ano yung kanilang pagkapuot? Ang kanilang pagkapuot, tinutukoy po rito, ang puot ng kordero at yung nakaupo sa trono. At ito po yung sagisag, ito po yung signs in heaven nang binuksan po yung ika-anim na selyo. So, ito po ay kahawig na kahawig nung sinabi ni Kristo sa Matthew 24 verse 29. After the tribulation of those, immediately after the tribulation. So, bakit ipinakita ng Diyos ang tanda sa langit ng nalalapit na ang galit ng Diyos? Ito po ay dahil nga po sa pag-uusig ng sanlibutan, kasi sa pamumuno po ng Antichrist, inusig po yan ng one world government, ang mga anak ng Diyos na ayaw patatak sa Antichrist, at sa pagpatay nila sa mga Hudyo, kagaya yung panahon ni Hitler, 6 milyong Hudyo ang napatay, at sa pagtanggi nila sa Ebanghelyo ni Kristo. At yun po ang nag-udyo. Ang pinakamalaki po rito yung pagpatay sa mga anak ng Diyos. Ay talagang hindi po natutuwa ang Diyos doon, mga kapatid. Ang Diyos po ay nasasaktan sa kanyang mga anak, nakakaranas po ng paghihirap. Subalit, alam naman po natin kung si Kristo ay kanilang pinersecute at pinatay, tayo pa kayang mga alagad niya. So, ganun din po ang gagawin nila sa atin. At sabi po ng ating Panginoon, Romans 12:19-21, mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Amen po ba? So, ang Diyos po ang gaganti. Kaya, yung prayer nila, tama po yun. Ang Diyos po ang gaganti. So, yung galit ng nakaupo sa trono, sino po ba yung nakaupo sa trono? Ang Diyos Ama, di ba? At galit ng puot ng kordero, sino po yung kordero ng Diyos? Ang Panginoong Yeshua. Ang Panginoong Esokristo. Ayan. So, yun po ang sinasabi ng ika-anim na selyo. Ilalabas na po ng Diyos ang kanyang galit. Pero bago po wasakin at sirain ni Kristo yung ikapitong selyo na maghuhudyat po sa pagbubukas o sa paglabas ng pitong trompeta, na dyan na po magsisimula yung puot ng Diyos sa sanlibutan, ay bago po yun wasakin, yung pitong selyo, ay ipinakita muna, nagkaroon po ng intermission, ay ipinakita muna ang pagtatatak ng 144,000 na piniling mga Hudyo at ang mga namatay kay Kristo sa mga kamay ng Antichrist. Ipinakita muli yung namatay, yung mga nagsuffer doon sa Great Tribulation. At yung pagtatak. Tignan lang po natin, no? Revelation 7:1-4, 144,000 ang pinatakan. So, ang Diyos po ay naglagay po siya ng, kasi mamatay po yung mga Hudyo sa panahon ito. Maraming mamatay na mga Hudyo. At nagreserba po siya ng 144,000 Jews. Meron pong reliyon na inaangkin nila, sila yon. Ngayon, mali po yon. Ewan ko, Jehovah's Witness yata yon, kung di ako nagkakamali. Na yung pinaka-level, ang pinakamithiin nila ay mapasama sila sa 144,000. Limited lang. Paano kung puno na yung slot? Di ba? So, yung 144,000 na po ito po yung mga Hudyo. Mga lahi po yan ng Israel. Hindi po yan. Kaya lang, pure Jew lang po yan. Pagkatapos ito, ay nakakita ako ng apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa. Bago po ito buksan yung, sirain yung ikapitong selyo, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang wag umihip ang hangin sa lupa sa dagat man o sa anumang punong kahoy.
At nakita ko ang isa pang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya ay sumigaw ng may malakas na tinig sa apat anghel na pinagkalooban ng kapangyarihan pinsalain ang lupa at ang dagat. So naka-standby po yun, no? Naka-standby. Na nagsasabi, huwag ninyong pinsalain ang lupa o ang dagat o ang mga punong kayo hanggang sa aming matatakan ang kanilang mga noo, ang mga alipi ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 tinatakan mula sa bawat lipi nino ng mga anak ni Israel. Okay, hindi po yan selected from the Gentile believers. Ito po ay mga Hudyo. Kasi meron pong pangako ang Diyos sa bansa ng Israel. So magpre-preserve po siya ng 144,000. Naalala niyo yung panahon ni Elijah, na sabi ni Elijah, parang siya na lang natitirang propeta. Sabi ng Panginoon, nag-preserve pa ako ng ilan libo. Hindi ko lang maalala kung 7,000 pa. Pinreserve yan ng Diyos ng mga propeta nung panahon pa ni Elijah. Kasi halos napatay na po yung mga propeta ng Diyos ni Jezebel. At pagkatapos po nito, nakita po natin sa Revelation 7:9-17, pinakita uli yung maraming tao na dumaan ng tribulation. Yung mga napatay. Ang sabi po dito, yung di mabilang mga tao. Multitudes. Napakarami po. Sa akin pong tantya, ay hindi ko lang po naalala kung ang survey kung ilan po ang mga Kristiyano ngayon sa buong mundo. Ang ano po ay 7.9 billion po ang tao. Ilan kaya ang born again dyan? Ang Christian. Palagay mo na 1 billion. Sa 1 billion na yan, palagay mo lang ha, 1 billion, eh 90% niyan patay. De, ano yan, 900 million, ganun ba? Ano ba ang 1 billion is 1,000 million, tama ba? Patid? 1 billion. So, 900 million. Okay. So, marami yun, di ba? So, hindi natin alam kung ilan po ang mga bilang ng mga mananampalataya na hindi po tatanggap ng tatak. Pero sabi ng Biblia ay napakarami. Di mabilang na mga tao. Pagkatapos na mga bagay na ito, ay tumingin ako at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa. Okay, kasama na ang Philippines. Sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero na nakasuot ng mapuputing damit. So naalala niyo po yung ikalimang selyo ng binuksan, binigyan sila ng puting damit. At may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay at nagsisigawan ng may malakas na tinig na nagsasabi, ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Bakit sila nagwawagayway na ganun? Bakit? Kasi malapit na yung pagliligtas ng ating Panginoon. At ang lahat ng mga anghel ay tumayo sa palibot ng trono at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. At sila'y nagpatira pa sa harapan ng trono at sumamba sa Diyos na nagsasabi, Amen! Ang pagpapala, kaluwalhatian, karunungan, pagpapasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan ay sa aming Diyos magpakailanman. Amen. So sila po'y nagpupuri sa ating Panginoon. Verse 13, At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, kay ano po yun, no? Kay Apostle Juan. Sa kanya po kasi nireveal ito. Ang mga ito na may suot ng mapuputing damit, sino ba sila at saan sila nanggaling? So tinanong si Apostle Juan, nakita niya, pagbigyan mo yung picture ng ano, tingnan dyan ba yung nakaputi? Tingnan mo nga yung picture. Tingnan mo lang yung picture nakaputi. Wala ba dyan? Nilagay ko dyan ah. Ba't wala? Wala yung mga ano? Hindi yun. Yung mga nakaputi, wala. Hindi ko na ilagay. Okay, tuloy na lang natin.
At sumagot ang isa sa matanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na may suot ng maputing damit. Sino ba sila at saan sila nanggaling? So, sino ba sila at saan sila nanggaling? Sila ba yung mga na-rapture bago dumating ang Antichrist, yung pre-tribulation? Di ba, meron po tayong pre-tribulation na theory na hindi naman totoo, na kung saan ang mga Kristiyano ay mararapture. Marami yun. Kung totoosin, ay kakaunti lang yung may iwan. Pero ang tinutukoy nila ron ay yung mga mananampalataya. Alam nyo po, baliktad po ang tinuturo ng Biblia. Wala pong tinuturo ang Panginoon, lalo na po yung pagbubukas ng selyo, na mararapture po bago ang Antichrist. Sino ba sila? Baka ito yung mga na-rapture. Hindi dumanas ng tribulasyon ng Antichrist. Tingnan po natin ang sagot. Verse 14, sinabi ko sa kanya, Ginoo, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ano po ang sagot? Ang mga ito ang nanggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. So, sino po ito? Sila po yung mga pinaslang pinatay sa panahon po ng kapighatian o yung persecution, the great persecution. So, hindi po nila inangkin yung buhay nila na mahalaga at tinanggap po nila yung persecution ng Antichrist. Hindi po nila ikinaila si Kristo. At hindi po sila nagpatatak. Marami po ito, mga kapatid. Verse 15, kaya't sila'y nasa harapan ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo at siyang nakaupo sa trono ay kakanlungan sila. Sabi sa verse 16, sila'y hindi na magugutom pa, ni mauhawan, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang nakakapasong init. Verse 17, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ay siyang magiging pastol nila at sila'y papatnubayang patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Bakit po lumuha itong mga ito, mga kapatid? Dahil po sa dinanas po nilang persecution. Tinanggap po nila yon ng may paghihirap at pagtitiis dahil po sa ating Panginoon. Ito po ang tunay ng mga mananampalataya. Wala pong record ng rapture. Wala pong record dito na itong mga kaluluwang ito ay sila yung asa ng glory no na hindi ka dumaan ng diba, tribulation. Diba? Parang pinili yung pang magbibikti na lang ako bago ako dumaan ng tribulation. Parang may mga ganong kaisipan eh. Buti pa, mamatay na lang muna ako bago dumaan ng tribulation. Bakit takot doon? May glory. May luwalhati ang binibigay ng Diyos. Papahiri nila. So habang tinitiis mo yon, mga kapatid, habang nakikita mo yung mga mahal mo sa buhay pinapatay, lumuluha ka. Pero ito yung pagluha na ikaw ay nagpupuri sa Panginoon. Papahiri ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. So nagkaroon po ng intermission bago buksan ng Diyos yung ikapitong selyo. Ano po yung intermission? Nag-reserve muna siya ng mga 144,000 na natili buhay. Manatiling buhay yan, mapepreserve yan ha. Hindi tatamaan ng Antichrist, hindi walang ano protektado. Mga Hudyo 'yon, 144,000. At ipinakita rin dito muli kay Apostle John yung multitudes na pinaalala sa kanya, ito yung mga nakaputi, ito yung mga dumaan na maraming tao iba't ibang lahi na dumaan ng tribulation na namatay at papahiri ng Panginoon ang kanilang luha. At wala pong record, mga kapatid, ng early rapture.
So after ng nito ay binuksan na po yung ikapitong selyo. Now the seventh seal opens the scroll. When the scroll is open, mga kapatid, ano pong lumabas doon? Yung trompeta ng paghahanda ng mga trompeta ng pitong anghel na may hawak ng seven trumpets. At ang prayers ng mga saint ay tinuguna. So yung pagbubukas po ng selyo, ito po yung pagtugon ng Diyos sa prayers ng mga banal. Ano po yung prayers ng mga banal? Ay yung sila ay ipaghiganti. Revelation 8, 1-6. Pakita muna yung picture ng pagkawasak ng pitong selyo. Okay. Yan. So, nawasak na yung, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, nung nawasak yung 5 seal, tribulation natin. Maraming namatay. Mga, tansya ko, 90% ng mga Kristiyano. Okay, kasama pati mga Hudyo. Tapos, yung ika-6 seal, ito yung immediately after ng tribulation, binuksan ng Kristo yung 6 seal, pinaramdam ng Diyos yung galit niya parating na. Yung puot niya sa langit. Nagkagulo yung langit. So, nataranta yung mga tagalupa. At pagkatapos nito, bago buksan yung ikapitong selyo, ay nagkaroon ng intermission, pinakita ng Diyos yung pagtatatak sa mga Hudyo, 144,000 na preserved, plus pinakita uli yung mga kaluluwa ng mga hindi mabilang na mga tao, iba't ibang lahi, na mga pinatay dahil sa Panginoon. At papahiran ng Diyos yung kanilang mga luha. Malapit na, mga kapatid. At nung buksan nga yung ikapitong selyo, ay ito ang naguhudyat ng mga trompeta ng Diyos na yung binuksan na po yung aklat. At ito na po yung pagbubukas ng aklat na naghahanda doon sa pitong trumpeta na ihipa na ng mga anghel. Revelation 8, 1-6, ang ikapitong tatak. Nang buksan ng kordero, balik mo anak doon sa Revelation 8, 1-6. Nang buksan ng kordero ang ikapitong tatak, ang kordero, si Kristo yon, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit ng may kalahating oras. 30 minutes sa oras ng tao ay nagkaroon ng kalahating oras na compared sa katahimikan sa langit, compared sa time natin, 30 minutes. Ibig sabihin, wala talagang ingay, tahimik. At nakita ko, ito yung paghahanda sa pagbubukas kasi bubuksan ni Kristo yung aklat ng wakas. At nung buksan po ito, at nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos, at sila'y binigyan ng pitong trompeta. Dumating pa ang isang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak ng isang gintong lalagyan ng insenso, at binigyan siya ng maraming insenso upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng damba ng ginto na nasa harapan ng trono. So, nandun yung prayers ng mga banal. At umakyat ang usok ng insenso kalakip ng mga panalangin ng mga banal mula sa kamay ng anghel patungo sa harapan ng Diyos. Anong ibig sabihin to, mga kapatid? Tutugunin na ng Diyos yung panalangin ng mga banal. Ano yung panalangin? Ipaghiganti sila sa kanilang naranasang persecution sa mga tao sa sanlibutan. Sino yung mga tao sa sanlibutan? So, siyempre, ito yung mga tao ng Antichrist, mga tumanggap ng tatak, at kasama na ang Antichrist. At sabi sa verse 4, at umakyat ang usok ng insenso, kalakip ng mga panalangin ng mga banal, mula sa kamay ng anghel patungo sa harapan ng Diyos, sa verse 5. At kinuha ng anghel ang lalagyan ng insenso at pinuno niya ng apoy ng dambana, itinapon niya sa lupa at nagkaroon ng mga kulog, mga tunog ng mga kidlat at ng mga lindol. So, tinapon sa lupa. Ibig sabihin,
tanda po ito ng pagtugunan ng Diyos. Wala nang urungan ito. Verse 6, at ang pitong anghel na may pitong trompeta ay naghanda upang hipan, ayan, nag-ready na sila, upang hipan ang mga trompeta. Pakita mo nga anak yung picture ng pitong nakuhaan ko eh nung nag-ready sila. Nakuhaan ko ng picture eh. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, nag-ready na sila. Hindi po yan sabay-sabay na ihipan, ha? Isa-isa po yan. Ngayon, balik tayo dun sa Matthew 24. Verse 29-31. So, makikita nyo po rito, sinummarize lang ni Kristo, binigyan niya lang ng highlight yung mangyayari. Particularly, yung ikapitong selyo, yung ikalima, ikaanim, at ikapitong selyo. Na magbubukas po ng ikapitong selyo, magbubukas po ng mga trumpeta. Sa tingnan nyo uli, Matthew 24, para ma-appreciate nyo, verse 29. At pagkatapos ng paghihirap sa mga panahon yon, fifth seal, kalimang selyo yon, yung tribulation natin, ay magdidilimang araw, ano po ito? Ito yung ika-anim na selyo, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit at yayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Ito po yung ika-anim na selyo. Ngayon, yung verse 30 and 31, ito po yung isa sa mga trumpeta at binigyan po ng highlight ni Kristo rito yung pinakahuling trumpeta. Kasi ang pinakahuling trumpeta, ito po yung ating gathering. Ito po yung tunay na rapture. Verse 30, pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasaan po? Nasa mga ulap pa lang ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Okay, ito po yung second heaven. Hindi po yung heaven na sky na nililiparan ng eroplano. Hindi po yon. Second heaven po ito. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malalakas na tunog ng trompeta at kanilang titipunin sa verse 31 ang kanyang mga inirang. Ito po yung tinatawag na gathering natin. Ito po yung rapture na tinatawag. Sa magitan po ng pag-aagaw, titipunin po tayo ang kanyang mga inirang mula sa apat na hangin. Yung pagtitipon, ito po yung pag-aagaw, ito po yung rapture na tinatawag. Mula sa ng apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. So ano po ang palatandaan ito? Ang palatandaan po ito ay may hudyat po ito ng malakas na tunog ng trompeta. Ngayon, alin po doon sa trompeta na ito tayo igagather ng Panginoon? Doon pa sa unang tunog pa lang? Sa pangalawa, pangatlo, pangapat, lima, anim, o sa pangpito? Ngayon, ayon kay Apostol Pablo, ay ito po ay ang huling trompeta. 1 Corinthians 15, 51-52. Behold, verse 51, I tell you a mystery, we will not all sleep. So, hindi tayo lahat mamatay physically, but we will all be changed. Pero lahat tayo ay magbabago. Ibig sabihin, sinasabi ni Apostol Pablo, sa pagdating ng Panginoon, may dadatnan talagang buhay. Hindi na makakaranas na mamatay yun. Verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, sabi sa verse 52, at, ano po, the last trumpet. So, ano po yung huling trumpeta? Yung ikapito. Hindi po yung una ang huli. Baliktad naman yon. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable. So, sino po ang unang bubuhayin? Yung mga patay, sila muna ang magbabago. Magkakaroon sila ng glorified body. At kasunod doon, yung mga buhay, we will be changed. Kasi nung nagsasalita si Apostol Pablo, buhay pa siya. Kaya tinuturing niya na kasama siya doon sa buhay na dadatnan. Kasi hindi pa naman siya patay. Nung panahon ito na sinusulat niya. And we will be changed. So, kailan po ito magaganap, mga kapatid? Sa tunog ng huling trompeta. So, dadaan pa tayo ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ngayon, buhay pa kaya tayo doon? Diba? O, sabi nga dito, meron pang mananatiling buhay. Pero kahalos karamihan ay patay na. At malamang ang ikinamatay nila ay yung persecution
ng Antichrist. So, alin ang pinakadakilang trumpeta, saktong trumpeta ng mga anghel? Ang una ba o ang huli? Ito yung ikapitong trumpeta. Ilang trumpeta ng Diyos pa ang magaganap bago tayo baguhin ng Diyos? Tama po ang mathematics nyo, anim pa na tunog ng trumpeta bago yung huling trumpeta, yung ikapito. Anim pa po yan. Ngayon, ang nais ko pong next Sunday, bubuksan na po natin yung ano mangyayari pag tumunog yung mga trumpeta. Pero bago po yon, mga kapatid, ay bigyan ko lang po kayo ng conclusion muna na ang iglesia po, ang mga mananampalataya, mga lagad ni Kristo, dadaan po tayo ng tribulation, ng Antichrist. Kaya dapat po, maging handa po tayo. Ngayon pa lang, yung mga kabataan po natin at yung mga susunod na henerasyon ay hindi po maging relax, kundi maging matatag po yung kanilang pananampalataya. Kasi, hindi pa nga po dumadating yung Antichrist. Nagkaroon lang ng problema sa love life. Halimbawa, ano? Nabusted lang. Nag-backslide na. Ang babaw po. Okay? Meron naman sa mag-asawa. Nagluko lang yung asawa. Ayoko na maging born again. Nag-backslide. Nagluko yung asawa ko. Ayoko na. Oh, sinisi niya pa ang Diyos. Hiniwalayan siya ng asawa niya. Hiniwalayan naman niya ang Diyos. Nag-backslide naman. Mga kapatid, yung tribulation, pinakamatindi po itong paghihirap. Unimaginable po ito. So kung matkonting suliranin problema, bumibitaw na tayo sa Diyos, how much more po yung tribulation? Kaya pagka medyo hilaw po yung ating pananampalataya, hindi po matag, baka tayo po yung unang pumila pa doon sa magpapatatak. So saan po tayo pipila? Sa nagpapatatak o doon sa mga papatahin dahil ayaw magpatatak? Tingnan niyo po ang ratio. Vaccinated o unvaccinated? Ba, mas marami ang vaccinated. Pero hindi po sinasabi yung vaccine ay yan yung tatak. Hindi po yan. In comparison lang po, vaccine pa lang po yan, eh marami nang nagpatatak. Pero alam naman natin na kahit nagpabakuna, eh may ibang reason naman po. Pero pagkatatak na po, ano po kaya ang ating magiging reason? Wala na po tayong lusot doon. Kapag ang injection ay ilalagay na po sa noo at sa kamay, eh ibang usapan na po yan. Wala ka na pong pwedeng dahilan na kasi requirement lang ito eh. Para makabili ako ng pagkain. Hindi lang basta requirement yan, mga kapatid. Pag nagpatatak ka ng 666, hindi para makabili ka. Ibig sabihin doon, sinasamba mo, tinatanggap mo si Antichrist na Diyos. At si Kristo, ikinakaila mo na Diyos. Yun po ang implikasyon noon. Bilang benefits, makakabili ka. Makakapag-transact ka, makakapag-negosyo ka. Pag hindi yun, hindi ka nagpatatak, ano ang benefits? Wala kang benefits, papatayin ka pa. Kasi, ang paglabag sa mandatory hindi vaccine, mandatory, ano ba tawag dito? Ano ba yung tatak? Mandatory, mandatory, yun nga yung Tagalog ko eh, mandatory. Mandatory na pagtatatak na lang. Sa pilitang, okay, pagtanggap ng sign of the Antichrist. Oo. Ay hindi ka makakabili, ang punishment, papatayin ka. So, ibang usapan, di ba? Ayon. Ngayon, dahil po daranasin natin to mga kapatid, magbibigay lang muna ako ng pointers. Sa susunod na linggo, bubuksan na natin yung ano po mangyayari pagka nag-blow na ng trumpet yung mga anghel, pa isa-isa, hanggang makarating tayo sa pito. So, bibigyan ko po lang po kayo ng gabay sa panahon ng pag-uusig. Una, sa panahon po ng pag-uusig, huwag po tayong titigil na ipatotoo si Kristo sa mga tao. Dahil alam naman po natin, parating na si Kristo, dahil inuusig na tayo, lumipo na yung Antichrist, alam mo na, nabuksan na yung unang selyo, tatakan na to. Patuloy pa rin po tayo mag-share sa mga tao. Huwag kayong magpatatak.
ikayatin pa rin po natin. Ipatotoo natin si Kristo. Kahit mamatay tayo, bubuhayin tayo muli ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Maliligtas tayo, hindi tayo pupunta sa impyerno. Yung mga nagpatatak, ang parusa niyan, walang hanggan. Pansamantala lang yung kanilang ginhawa. Pero hindi lilipas ang henerasyon na ito, paparusahan, tatanggap, dadating na yung, ano, yung galit ng Diyos. Malapit na. Kasi nabuksan na nga yung ano, eh, pipsil. Eh. Ano yung ikalimang selyo? Yung tribulation natin. So patuloy pa rin po tayo manghikayat sa tao hanggang patayin po tayo. Marami ka pang sinasabi, ha? O, ay, sinaksak. Diba? Marami ka pang sinasabi, pupugutan na ng ulo, nagsishare pa. Ganun talaga. Okay? Naintindihan po ninyo? Ganun po ang mangyayari. Patuloy po tayong magpatotoo. Ayan. Matthew 5:11 and 12. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Verse 12. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. So tandaan niyo po yung mga apostol, mga propeta, sila Elijah, panahon ng hindi pala si Elijah. Yung mga panahon ng araw, mga propeta, ang pinakaulang propeta ang persecute ay si Prophet John the Baptist. Siya po yung pinakauling trumpeta ng Old Testament. At lahat po yan pinatay. So sino po tayo para hindi rin tumanggap niyan? Pero tandaan niyo po, sabi ni Kristo, I rejoice and be glad, for your reward is in heaven is great. Pero wag po tayo maging motibo yung reward. Ang dapat pinakamotibo natin, dahil mahal natin ang ating Panginoon, di tayo bibitaw kahit patayin tayo. Amen po ba? Ayan, purihin. Palakpakan po natin ang Panginoon doon. Ayan. Pwede na po natin yung sarili natin sa pagdating po ng tribulation at yung mga susunod na mga henerasyon. Verse 2, huwag magiganti o lumaban para sa mga kapatiran at mga mahal sa buhay na pinatay, kundi ipaubaya sa Diyos ang pagiganti at patuloy na ipayag sa kanila ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba, nung panahon ni Hitler, gumawa sila, yung mga Kristiyano nung araw, gumawa sila ng special force. Alam mo, special force nito, ay ang layunin nito para patayin si Hitler. Hindi po nagtagumpay yon, yung special force ng mga Kristiyano. Sa panahon po ng Antichrist, hayaan na po natin, wag na po tayong sumali sa mga grupo ng yung resistance na tinatawag. Gawa tayo ng guerrilla type na mga kagaya ng panahon ng nalalaban sa gobyerno ng Antichrist. Mga kapatid, huwag na po tayong magigante. Huwag na po tayong gumawa nun. Bakit? Ang Diyos po ang magigante para sa atin. Hintayin lang po natin mabuksan yung ikapitong selyo, dahil yung ikapitong selyo, yun po yung pagbubukas ng libro at pagtanggap ng Diyos ng prayers natin. Ano yung prayers natin? Na ang Diyos ang maghihigante para sa atin. So, bago po yon, habang hinihintay natin yon, ano po ang gagawin natin? Gawan pa rin po natin sila ng mabuti. Huwag po natin silang murahin, isumpa, at labanan, at pinapatay yung anak mo, pare-parehas na tayo, kukuha ka na ng espada o barel. Panahon natin, barel, babarilin mo na rin sila. Eh, nakapatay ka, Brad. Eh, impyerno. Imbis na sa langit. Nakapatay ka pa. Dapat, babarilin mo sila ng salita ng Diyos. So, sa mga panahong ito, hindi tayo mag-aaklas, mag-aarmas, kundi hayaan natin ang Diyos ang magigante. Huwag tayong sumali sa mga ganon, mga kapatid. Dahil wala po tayong magagawa. Ang Diyos lang po ang makakapuksa sa Antichrist. Kaya ito po ang sinabi ng Diyos. Verse 19, Romans 12:19, mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Eh, anong gagawin namin, Lord? O ito, verse 20, kaya kung ang inyong kaaway ay magutom, pakainin mo pa, kung siya'y mauhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga bagay, ang mga baga ng apoy ay bubuntun mo sa kanyang ulo. So doon dyan niya, antay ka sa pintuan mo. Kumatok na, hinuhuli ka namin dahil ay wala kang tatak. Di ba? Sandali lang, bago niyo akong hulihin.
Eh, malayo yata pinanggalingan. Kumain muna kayo. paghain mo muna ng pagkain. Meron ba? Sige, kain muna. Pagkatapos kumain, aresto ka na. Daling ka na sa kulungan. Okay? Verse 21, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Mahirap po ito, mga kapatid. Minsan tayo, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Diba? Minsan, may pangyayari sa buhay ko na hinis ko, galit ko, gusto kong warin yung pagkapastor ko. Diba? Tapos hamunin ko na lang ng suntukan. Sa isip ko lang yon, ha? Sa isip ko lang. Matthew 5:44. Tapos hingi na lang ako ng tawad sa Panginoon. Diba? At least sa isip ko lang, Brad, di ko tinotoo. Diba? Kundi talo ko. Diba? Yari ako. Matthew 5:44. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Hanggang pinapatay ka, panalangin mo sila. Panginoon, sana mamulat pa, makaligtas pa sila. Nung patay ka na, iba na yung prayer mo. Kaluluwa ka na eh. Diba? Nasa langit ka na, iba na prayer mo. Anong prayer mo sa langit? Lord, pagiganti mo kami. Dahil pinatay kami. Ayun. Pero dito sa lupa, habang buhay ka, pinapag-pray mo sila na makaligtas pa sila. Naintindihan nyo yung pinagkaiba ng prayer ng mga buhay at prayer ng mga kaluluwa na sa langit. Okay, so yun po yung ating rekomendasyon. Pangatlo at panghuli, kapag inuusig na sa isang lugar, inuusig na tayo, ay pwede naman tayong tumakas, kapatid. Kaya retreat. Kaya nakalaban. Pinasok na yung bayan natin, so sa pwedeng pumunta na hindi pa nasasakop. Hindi pa na-implement yung mandatory na tatakan. Oh, pwede naman po. Kapag inuusig na sa isang lugar, ay maaaring lumipat sa ibang lugar hanggang sa pagtunog ng huling trompeta. At pag inabutan tayo ng huling trompeta, edi safe ka. Kaya lang, wala kang gantimpala, di ba? Iba kasi yung reward nung mga namatay. Ayan. Kaya lang, pwede mo namang ilikas yung pamilya mo. Matthew 10:23, but whenever they persecute you in one city, flee to the next. For truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. So, lipat-lipat. Gusto mo, yun ang gusto mo eh. Ayaw mong mapasama doon sa mga namatay, di evacuate. Kaka-evacuate mo, kakalipat mo, aabutan ka na nung tunog ng ikapitong trumpeta. Safe na. O, hindi ka namatay, hindi ka magre-resurrect, pero babaguhin ng Diyos yung katawan mo. Ikaw yung mapabilang doon sa mga nanatiling buhay. Okay, kaya ka nanatiling buhay, kakatakas. Pero mahirap yun, di ba? Dalawang pong pamilya mo. Lipat ka ng lipat, travel ng travel, ang hirap yon. Maaring nakapaa ka, walang sasakyan, hirap din ang tiis. Di ba? Yung tiis na daranasin mo. Ayan. So, yun po yung advice na gagawin po natin, panahon po ng tribulation. So, ngayon lang po ay paghandaan na po natin. Sa ating pong pagbubulay, pagwawakas, ang pagsira ng Kristo sa pitong selyo ay hudyat ng pagbubukas ng aklat ng wakas ng kaharian ng sandibutan. Subalit, simula ng paghahari ng kaharian ng Diyos. So, ito po ay wakas ng paghahari ng sandibutan. Huwag tayong malungkot doon. Kundi, maging masaya po tayo. Bakit? Dahil malapit na po ang paghahari ng Diyos. So, titignan po natin yung bagong langit, bagong lupa. New heaven and earth. Pag ikaw ay taga-sanlibutan, malungkot ka. Kasi yung mga ari-arian mo, mga stock mo, may mga share ka, okay, may mga ari-arian ka, lahat yan guguho na. Mawala na po yan. Masusunog na po yan. Mapaparusahan pa sila sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. Bago yon, tatanggapin pa nila yung puot ng Diyos mula sa pagtunog ng trompeta hanggang doon sa ikapitong trompeta. Tandaan nyo, pagtunog ng ikapitong trompeta, meron pang pitong mangkok. Mangkok ba yun? Bowls of God's wrath. Iba pa naman po yun. Yan, meron pang pito. Pero wala na po tayo doon. Kasi sa pangpitong tunog ng trompeta ay kinuha na tayo ng Panginoon. Yung pitong galit ng Diyos na nasa lalagyan na ibubuo sa mundo ay wala na po tayo. Luke 21:29-33. Then he told them a parable. Behold, the fig tree and all the trees
As soon, verse 30, as soon as they put forth leaves, you see it and know for yourselves that summer is now near. Verse 31, so you also, when you see these things happening, recognize that the kingdom of God is near. Ano po yung unang-una, yung unang-unang seal, yung Antichrist. Yan ang abangan natin, paglitaw ng Antichrist. Alam natin, kaya pagdating ang Antichrist, palakpak tayo. Wow, andyan ang Antichrist, yes! Tama ba? Tama ba? O malungkot tayo, dahil wala na yung mga ari-arian natin. Diba, nagpatayo ka ng building, kabagong building pa lang eh. Mauwasak na agad. Yun ang kinalulungkot mo. Okay. As soon as they put forth leaves and you see it and know yourself that summer is near, you also, when you see these things happening, recognize that the kingdom of God is near. Verse 32, ito na po yan. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Sinasabi ni Kristo, once na nakita nyo na yung senyales, yung unang selyo na buksan na, tuloy-tuloy na po yan, yung henerasyon kung saan po nabuksan yung unang selyo, hindi na po lilipas yung henerasyon na yon, ay magagana po ang lahat ng bagay na ito. Sabi ko nga, kung sa henerasyon ni Amado, mabuksan yon, eh hindi na po tatanda itong si Amado. Darating na po ang Panginoon. Hindi po lilipas yung henerasyon na yan. Kaya lang, wala na siyang susunod na henerasyon. Kasi tapos na eh. Hindi niya na makita yung apo niya. Diba? Wala na eh. Tapos na. Doon lang sa henerasyon na yon. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. So tandaan po natin, itong pinag-aral natin ay tiyak na mangyayari. So aking dalangin sa Panginoon, maging matatag po tayo at handa sa darating po na persecution. Ngayon pa lang, mag-trial na po tayo. Maging matatag na po tayo kung ano man po yung ating nararanasan. Amen po ba? Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa iyong mensahe. Palakasin na patagin po ang mga anak mo bilang paghanda sa darating na persecution sa iyong mga anak sa buong mundo. Maging matatag po kami, huwag naming mahalin ang aming sarili, kundi ikaw lamang aming mahalin. At patuloy namin ipahayag at ipatotoo ang iyong mabuting balita, ang iyong salita. At kami ay patuloy na takpan ng iyong banal dugo upang kami manatili sa iyo at hindi po kami mawalay sa iyong biyaya na pinagkaloob sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesua, na iyong bugtong na anak, na siyang kordero ng Diyos. Amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Tayo po tayong lahat para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings go. Praise Him.
pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, at ang patuloy na paghahari sa atin ng Holy Spirit ay sa ating palagi, ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you po. Pagpalain mo tayo ng ating buhay.